Hello guys, hello mga ka-Pixie, hello Air Signs. Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ang episode natin for today ay ang inyong New Moon Kapalaran para ngayong September to October mga ka-Pixie. Again, ito ay para sa Air Signs, Aquarius, Gemini, Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito ay general reading lang mga ka-Pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Ang new moon ngayong September mga ka-Pixie ay mag-start sa Sunday, September 25, 0% visible yung buwan sa langit. So mapapansin nyo na madilim na madilim ang langit natin sa Sunday. And ang next new moon ay sa October 25 din, 2022. So ang reading na to ay para sa period na yan, September 25 to October 25 mga ka-Pixie. Alright? So i-shuffle natin yung cards guys. Habang sinashuffle natin yung cards mga ka-Pixie, pwede nyo itinang sa isip, no? Kung ano magiging kapalaran nyo ngayong new moon season, September to October mga ka-Pixie. Combination ng positive and negative energy mga ka-Pixie, kung ayaw makainin ng negative reading, huwag panoorin, and general reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi. Habang sinashuffle ko siya guys, no? Inform ko lang kayo na open na yung ating exclusive membership program sa ating YouTube channel. Sa mga gusto mag-join mga ka-Pixie, click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakain kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Napakatanda ng mga videos doon mga ka-Pixie, marami kayong natutunan. And yung ating 2023 kapalaran mga ka-Pixie, mayroon na tayong pick a card version and video available sa ating channel, so pwede nyo na siyang panoorin mga ka-Pixie para may gabay kayo sa 2023, para ready na kayo guys. So ito yung moon energy mga ka-Pixie, nung kunin natin yung moon energy bilang nag-represent ng new moon season, and then hahanapin natin yung swords energy bilang ang air sign ay represent ng king or queen of swords sa ating tarot deck guys. So tingnan natin kung ano ang strongest energy para sa inyo. Gumagamit tayo guys ng signifier sa ating reading, no, para makuha natin yung pinakamalapit na energies sa inyo. So, air signs, Aquarius, Gemini, Libra, kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating tarot deck. So, tingnan natin yung spread nyo mga ka-Pixie. May presence tayo ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. And fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, mga ka-Pixie. Angel number 999, mga ka-Pixie. Check nyo yung ibig sabihin yun. Baka may additional mensahe sa inyo ang inyong anghel gabay, mga ka-Pixie. Alright? Pero for some of you guys, no, may mga paghihirap kayo. You are experiencing challenges right now mga ka-Pixie, and yun yung mga nagiging blocks para sa mga blessings, no, sa buhay nyo. Yung mga negative circumstances na na-experience nyo. So, for some of you have a lot of anxieties, may mga stress kayo, may mga worries kayo. Mga ka-Pixie, maaaring may kinalaman sa negosyo ito, mga ka-Pixie, or yung iba sa inyo guys, medyo madalang, or not madalang, pero mabagal. Parang very slow yung pagdating ng pera sa inyo, mga ka-Pixie. And again, guys, ang reason for that is because yung mga blockages na nangyayari. Kasi may mga blessings kayo, no, definitely. May mga blessings na nakaantabay sa inyo, pero hindi kayo receptive sa pagdating niya. Pag sinabing receptive, ready to receive, no. And ang reason niyan is because masyado kayong naka-focus dun sa mga limiting beliefs nyo, mga negative, yung mga limiting beliefs guys, those are the negative assumptions and negative thoughts going on in your head, especially if palagi kang nagre-react sa mga negative circumstances sa buhay mo. Kapag palagi ka nagre-reklamo, kapag palagi mo pinapansin yung mga negative na nangyayari. So let's see, for example, wala kang pera, palagi mo sinasabi na wala kang pera, kapos sahod mo, palaging kulang yung kinikita mo, palagi may problema sa pera. So the more na yung iba sa inyo kasi nandoon, parang nakakulong kayo, you are in that cage mga ka-Pixie, and paulit-ulit nyo siyang napapansin, so paulit-ulit din siyang nagre-reflect sa inyong reality guys, no. So that's how the law works. Kung ano yung binibigyan mo ng focus, yung ng attention mo, yun yung paulit-ulit na ire-reflect sa'yo ni universe ng reality ng physical world mga ka-Pixie. So you have to overcome that mga ka-Pixie. And yung iba sa inyo masipag naman, no, pero masipag kayo, pero meron kayong mga negative assumptions. So maganda kung masipag kayo, tapos sabayan nyo ng positibong mindset mga ka-Pixie, and focus on gratitude and prayers, no,
para dumating. Kasi dadating yung blessing sa inyo, medyo mabagal. So, wag kayong mainip, mga kapixie, okay? You just have to persist, mag-focus lang, no? Magpasalamat, appreciate the blessings, no matter how small, no matter how big, para mawala yung mga blockages and maging open kayo to or maging receptive kayo sa mga blessings. Kasi there are definitely blessings in your life, guys, no? And, the universe is, you know, granting you your wishes. Pero, yung iba nga sa inyo, like I said, no, nakafocus dun sa mga problema. So, baliktarin nyo, your perception is your reality, mga kapiksi, no? What you perceive to be true is always true. That's why it's very important kung ano yung tinatanim nyo sa isip nyo, mga kapiksi. Okay? So, take one step at a time, mga kapiksi. Iwasan matrigger sa mga negative assumptions. Yan, no? Malalampasan nyo rin yan, mga kapiksi, yung mga hamon ng buhay. You have challenges, no? Pagkakaloob sa inyo ni universe yung mga rewards na deserve mo, mga kapiksi. Pero, it will take a lot of effort from your side. Maaring na-scam kayo or baka ma-scam kayo, mga kapiksi, sa pera. So, again, ito na naman ay additional na pagpapahirap sa inyo, lalo na kung na-scam na kayo before, no? And yung iba sa inyo, doon na para nagkakaroon na ng fear, ng takot, mga kapiksi. So, huwag kayong matakot, guys, no? Pero maging alerto kayo. Huwag kayong matakot kasi kapag natakot kayo, di ba? Parang fear is the mind killer. So, kapag natakot kayo, hindi na kayo makakakita ng improvement talaga, no? So, you have to work on that, mga kapiksi. Kailangan yung pag-aralan. Maging mapanuri, guys, no? Maging mapanuri sa mga taong pinagkakatiwalaan, sa mga mensahe na matatanggap nyo, sa mga messages na marireceive nyo, kasi hindi lahat ng dadating sa inyong impormasyon ay legit, mga kapiksi. May mga sinungaling, may mga taong mapang-abuso at manluloko na maaari mong makilala ngayong new moon season, alright? Pero yung mga challenges nyo, guys, no, yung mga conflicts nyo, especially with yourself, mapaglalabanan nyo siya successfully, pero you have to, you know, give in your best, mga kapiksi. Mag-effort kayo para malampasan nyo talaga itong mga challenges na to, guys, alright? Yung blessings, guys, nandyan lang, no? Nandyan lang sa paligid nyo. Kailangan nyo lang baligtarin yung inyong mga assumptions. Baligtarin nyo yung focus nyo sa buhay. Mag-focus kayo sa kasaganaan, blessings, pagpapala at pagpapasalamat versus sa mga reklamo, mga problema, para talagang malampasan nyo yung mga hurdles na yun sa buhay nyo. Alright? Mag-ingat sa mga scammers, mga kapiksi, no? Paalala yan. Paalala yan sa inyo ngayong September, October, new moon season, guys. So, check natin kung ano pa yung ibang mensahe para sa inyo, mga kapiksi. Meron tayong mga subliminal sa ating channel, guys, na mga pampaswerte sa kabuhayan, pero trabaho, negosyo, salapi, relationship, mga katulong yan para mag-improve yung mga sitwasyon nyo sa buhay, mga kapiksi. Marami na tayong success stories sa lahat na nag-share ng success stories. Thank you so much, no? Everyday, pinopost natin yan sa Instagram, sa Facebook, at saka sa ating YouTube stories. Ayan, guys, so, prosperity lies ahead. Kasaganaan, nandyan lang talaga, prosperity, no? Kasaganaan. Sabi ko sa inyo, meron kayong kasaganaan, may blessings, pero yung iba, hindi nyo yan natatanggap or nare-receive dahil sa mga blockages nyo. So, i-assess nyo, guys, na malalaman nyo yung blockages nyo, kung i-assess nyo where you are right now, ano yung fino-focus nyo. Kasi nandun yung blockage nyo, guys, no? So, kung napapansin nyo na puro problema kayo, ibig sabihin yung thoughts and assumptions nyo masyadong nakafocus sa problema. Focus on solution. Focus on gratitude, guys. Pagpapasalamat. That is the key to abundance. That is the key to an abundant life, mga kapiksi. Pagpapasalamat, prayers, and gratitude, mga kapiksi. Yun lang talaga. Kung di pa kayo naniniwala, guys, sabihin nyo na lang, money-money come to me, money-money come to me, money-money come to me. Alright? Pero yun talaga, guys. Yun talaga. Okay? Doon kayo mag-start. Yun yung starting point, guys. Pagpapasalamat and gratitude and prayers, mga kapiksi. Prayers or affirmations, okay? So, yan yung nag-aantay sa inyo, guys, no, ngayong September to October, new moon season, mga kapiksi. Get or give a massage. Healthy body, healthy mind. So, importante na inaalagaan nyo yung sarili nyo, kasi yung iba sa inyo, guys, puro stress,
puro stress na, puro problema, puro anxiety. So take care of yourself, mga kapiksi. Sabi nga, healthy body, healthy mind, healthy mind, healthy body, mga kapiksi. You will soon be able to afford the thing you're dreaming of, you know. The universe is giving you the rewards, mga kapiksi. Your wish is my command, sabi ni universe, no? Kung ano yung hinihingi mo, ibibigay niya. Depende sa effort mo. Pero this is not just based on efforts on your physical reality, pero sa isip mo rin. Because that's how the universe communicates to us, through thoughts, mga kapiksi. Okay? Everything is in our head, through thoughts, mga kapiksi. Okay? So it's very important to be aware and cautious. Anong tinatanim mo sa isip mo? Prosperity, mga kapiksi, yan yung itanim mo sa isip mo, kasaganaan. Okay? Getting clear on what you value most will help you find peace. Kung malinaw yung isip mo, mga kapiksi, diba? Kaya kayo aligaga or balisa, may stress, may anxiety, kasi yung focus ng attention nyo is puro problema, problema, problema. Syempre, talaga namang mai-stress ka. Pero if you focus on calmness, peace, diba? Meditation, mag-meditate kayo, talaga namang kakalma yung isip nyo and mas magiging malinaw, magkakaroon kayo ng magandang input sa inyong isip, no? Nagkakaroon kayo ng inspired action. So, eliminate the negative, mga kapiksi. Alright? Take time out to pamper yourself kasi yung iba sa inyo sobrang stress na. So, magpahinga muna kayo. Relax, relax. Chill, chill ng konti, mga kapiksi. Okay? Start a standing order to a savings account, no matter how small, mga kapiksi. Kung gusto nyo, kung wala kayong pang-open ng savings account, alkansya. Okay? Mag-start kayo sa alkansya, di ba? 5 piso, 10 piso, 20 pesos, no matter how much yung ilagay nyo, whatever. Ang importante is you start. You start with something, no matter how small. You start, you start, you start. Mag-start kayo, magsimula kayo. Alright? Okay, so yan ang ating overall reading para sa inyong air signs. Para ngayong new moon season, let me know guys if naka-resonate kayo. Yung inyong 2023 kapalaran guys, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na ito yung video. Baka nandito yung energy nyo. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.